grades, alam mo ba, ang body o beauty politics ay isang realidad na nagpapababa ng self-esteem ng maraming kabataan. Mm-hmm. Experience ko yan dati. And a group of FEU students actually made this award-winning film that tackles the issue of fat phobia on a deeper level. Sila ang plus-size production na nagwagi sa Manila Student Film Festival para sa kanilang short film na Fat You. At ngayon, kikilalanin na natin ang mga estudyante kahanga-hanga para sa kanilang tapang at creativity dahil sila ang ating University Lodis. May pamburiya, alam ng mga taguriya. Diyos ko, walang effect yung mga juice-juice na yun. Basta may nanay ko, may shake siya, papayad ka talaga in a healthy way. Ay, kung effective ka naman talaga pag-uusap. Ang marami ako talaga mga product ko dito. Mas effective pa talaga dito sa mga product ko. Slimming lotion! Ay, ito agad-agad. Excited talaga yung magiging. Ay, Trixie, wait lang. Meron din ako niyan. Whitening yung lotion para pumuti ang maitim mong singit, maitim mong kilikili, at yung maitim mong batok! Ang pinaka-important na lesson para sa akin is yung kasiyahan, yung pag-accept sa sarili nang gagaling sa'yo. It comes from within. Body shaming is very real and this is not a joke. Fat You! Ang titulo ng award-winning short advocacy film ng Plus Size Production. 3, 2, 1, and action! Isang grupo ng young filmmakers at communication students sa FEU. Ang pelikula ay brainchild at base sa buhay ng kanilang writer at director na si Terdy Rivera. Kapag punta niyo dito, syempre himatay niya. Yung inspiration kasi actually yung sarili ko experience. Nung bata pa ako, commercial model ako ng iba't ibang advertisements. Doon ko naranasan na kapag hindi nila bet mataba, hindi ka talaga natatanggapin. Though naiintindihan ko naman na sumusunod lang sila sa client, pero kasi yung effect sa amin, I mean, nung bata pa lang ako na pag sinabi bawal mataba, parang, bakit parang bawal ako? So yung Fat You, kwento siya ng isang girl na bullied before siya nung high school siya. Then, nakatanggap siya ng invitation for a class reunion. Then, iniisip niya kung pupunta ba siya o hindi. Kasi, na-traumatize siya sa mga ginawa sa kanya ng mga schoolmates niya. Teka nga, so bakit ka nga magpapapayat? For revenge. Gusto kong maging maganda. Gusto kong magsisi si Troy. At yung mga classmate natin na nabully sa akin, gusto ko yung makita nilang Trixie na mataba. Ngayon, sexy na! Kasi then, napag-desisyonan niyang magpapayat dun sa natitirang araw bago mag-class reunion. Ano, as dun sa journey niya na nagpapapayat siya, dun niya mas lalong nakilala yung sarili niya, dun niya nalaman kung ano ba dapat yung gawin niya, kung magpapayat pa ba siya o hindi na. Laman kasi yan! Na-feel ko na si Trixie and me were the same person. Na parang ginawa ni Terdy tong film na to about me. Kasi po, na-feel ko yung struggle ni Trixie. Napagdaanan ko yung mga napagdaanan niya sa film. Ang pinaka-memorable na scene po sa akin sa Fat You is sa scene na there was a guy telling Trixie na mamahalin kita if magpapayat ka. Trixie, gusto ko ta. Pero diligawan kita pag nagpapayat ka na. Sobrang sakit. Sobrang close yon to my heart, yung scene na yon. Kasi that scene was my story. Kasi it happened to me in real life. And can you imagine how insane that is? Nasasabihin sa'yo ng taong mahal mo na you're not good enough. As a student leader, iba't ibang advocacy ang sinubukang ipaglaban ni Terdy. At naging mas malakas ang tawag ng bagay na malapit sa kanyang puso, ang fat empowerment. Nakipanayam sa mga international organizations online at naghanap ng iba't ibang perspective.
Sa tulong ng mga kaibigan, itinuloy ni Thirdy ang kanyang advocacy sa pamamagitan ng paggawa ng isang pelikula. Itong film na to, actually, it's both an advocacy film and for awareness and for empowerment. Awareness for the people na hindi nakakaintindi or yung nagdi-disrespect sa mga matataba. At the same time, empowerment sa mga matataba na hindi naman kailangang magpapayat to conform to the pattern ng idealism na binibigay sa atin ng society natin, na pinapakita sa media. Ayun. Blood, sweat, and tears ang ibinuhos ng buong production team sa proyektong ito. So mahalaga talaga yung teamwork, lalo na yung nasa isang line kayo. At happy ako kasi yung mga friends ko din, supportive din sa advocacy ko. We learn from each other. So kami, may alam kami na hindi pa nung alam ng isa. So we're helping each other by teaching them kung ano yung, kumbaga, for us, expertise din namin. At the same time, ang sarap sa feeling that you're working with other people who have the same passion as you. Isa na din sa nag-motivate sa akin yung FEU na mismong yung school ko, diverse, open sila sa matataba. Like yung sizes ng mga shirts, mga uniforms na binibili namin, walang dagdag. Like kung 200 ang shirt mo, kahit anong size, 200 yan, mapa 5XL yan. Walang additional. So, masaya ako na kasama namin yung FEU din sa journey ng filmmaking. Oh my gosh, Trixie, ikaw na ba yan? Ang laki na Bumatok ang Fat You sa panlasa ng masa sa nationwide screening nito sa pista ng pelikulang Pilipino at humakot ng mga parangal mula sa iba't ibang patimpalak tulad ng Best Film sa Manila Student Film Festival. Isa sa mga inspiration namin sa paggawa ng pelikula tulad na itong mga advocacy kind of film is that we believe kasi na these kinds of film can actually inspire others, especially yung mga taong hindi kayang i-voice out yung problems nila or nararanasan nila. Kinonggrats sila kami, tapos may art, nag-release ng article yung FEU mismo regarding FATU. Kaya parang nakakagulat lang din po na ayun, may support sila na binibigay. So una, masaya kami kasi nakikilala or nagkakaroon na kami ng boses as a student. And pangalawa, ang nag-lead doon yung mataba. At meron din boses yung mataba. So doon ako mas masaya. Na-recognize din on a global scale ang pelikula. Yes. Reservation for Class Bonifacio Batch 2013. Isang Fat You sa piling short films na ipapalabas sa UK International Youth Media Festival this November 2018 sa Wales, Austria. Overwhelming. Kasi lahat maghalo-halo. First time, maraming makakapanood ng advocacy film namin, maraming matatouch na people, ganyan. So masaya kami na doon pa lang, na nakapasok pa lang sa festival. Like, bonus na lang kung meron kaming award. Yes, ma'am, ano pong order nila? Is it a scallop of broccoli and beef asparagus, please? Anything else, ma'am? Tsaka apat na rice. Talaga namang pang-international ang level ng Far Eastern University Lodis. At ang Fat You ay patunay na hindi hadlang ang size, shape at edad ng isang tao para maging masaya at higit sa lahat, makapag-ambag sa ikabubuti ng lipunan. Yung message ko sa mga like kids na nabubuli is to love yourself talaga. Kasi dadating at dadating sa point na may hindi tatanggap sa kung ano ka. Pero meron din dadating na tao na kaya ka nalang embrace wholeheartedly kung ano ka man. Don't remain silent. Maraming platforms na available right now and we encourage you to maximize these kinds of platform so that magkaroon rin kayo ng voice. Let's stop having this perfect body stereotypes. Kasi no one's perfect and God built us differently. Ginawa niya tayong iba-iba, because we're unique. And that's okay. It's okay to have a different body type. Kailangan sa gagawin mo, ikaw yung unang maniniwala sa sarili mo. Kasi kung hindi mo, kung ikaw pa lang hindi ka naniniwala sa sarili mo, hindi ka rin paniniwalaan ng iba. So, you have to empower yourself first bago ka magpangaral ng iba kung paano nila empower yung sarili mo.
kailangan para lang maging masaya ka, i-accept mo yung sarili mo, kung sino ka, at magiging masaya ka all throughout. Wala kang iwo-worry. Sa pagbabalik ng UTown, iikuti natin ang campus para sa top 5 things na dapat malaman at ma-experience ng isang FEU student.